pumunta sila sa ibayo ng Bahis Seto at pumasok sa isang halaman ng tulog. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkamulong sa kanya, sapagkat madalas magtutaruan si Jesus at ang kanyang mga alaga. Tumaruan si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong sa sentote at mga parisen. May dala silang mga pagod, sulong at sandatan. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya sila'y sinalubog niya at tinanong. Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na Nazaret! Tugon nila, sinabi niya. Ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkatanong sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya ka, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siya nagtanong. Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na Nazaret! Sabi nila. Sinabi ko na sa inyo, ako si Jesus. Kung ako hinahanap ninyo, hayaan ninyo umalis ang mga taong ito. Wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang namahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Pinunod ni Simon Pedro ang kanyang taba at inaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigipas ang kanang talinga ng alipin yun na ang pangalay man. Sinabi ni Jesus kay Pedro, isagin mo yung taba. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Si Jesus ay tinangkit at ginamos ng mga bantay ng Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pumunok ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan kay Fas, na pinakapunong saserdote ng panahuyo. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod ni Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Nag-iwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga. Hindi ba ni sumasang alagad ng tao niya? Hindi. Sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit niya. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang tinuturo. Sumagot si Jesus, hayagan ako nagsasalita sa kanila. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa mga templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng maliit. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanong ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot niya si Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan ko. Ngunit, kung mabuti nagsalita ka, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos sa panahon ay pinadala ni Anas kay Caiphas ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapatanong, siya'y nilang bilang. Hindi ba alagad ka rin ng tao yan? Hindi! Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote kapag alam kung lalaking pinigpasan niya ng kanila. Hindi ba ikaw ang nakita mo kasama ni Jesus sa halaman? Muli, tinatawag ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon.
hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag manipuli na di karapat dapat kumain ng hapunang pampasko. Kaya sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, ano ang sandali niyo lalo sa tao ito? Sumagot sila, kung hindi nito, hindi po siya gumawa ng masama at hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, dalhin niyo siya at tatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, wala po kami kapangyarihan gumawa ng kamatayan kaninuman. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang umari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Ibigalin mo sa iyo ang sariling isipan. Kung may nagsabi sa iyo. Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong sasagod ay nandala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, hindi namin maglaban sa ako na aking mga tapuhin at hindi na ipagkatulog sa mga ito. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi niya, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganakan na marito sa sanlibutan. Upang magsalita tungkol sa katotohanan, nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makita kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyo ang palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Sigaw nila. Huwag siya! Kundi si Barabas! Si Barabas ang palayain! Palayain si Barabas! Si Barabas ay isang kumisan. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinakagubi ang mga kawal ay kumuha ng halamang malinig, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinutan siya ng palabal na purpura, isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang mga. Mabuhay! 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 At siya'y pinag sa sampan. Lumabas ni si Pilato at sinabi sa kanila, iaarap ko sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makita kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinig at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ng Pilato, narito ang tao! Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, ibabaw siya sa krus! Ibabaw sa krus! Ibabaw sa krus! Ibabaw! Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at kayo magpako sa kanya. Wala akong makita kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautosay, nararapat siyang mamatay. Sapagkat siya'y nagpatanggap, nararapat siyo! Lalo na takit si Pilato nang marinig ang pananalitang nito. Muli siyang tumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, pag-asal ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo ba may pag-usap sa akin? Malang Pilato, hindi ko ba alam na maaari kitang palayain o ay papakos sa krus? Sumagot si Jesus, kaya wala akong magagamahin. Isa pagkat ang pinagkalaw sa Panginoon ng Diyos sa kapagyaw ng iyan, kaya mas magigahan ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad ang palayaan ni si Jesus, ngunit nagsigawan ang mga tao. Pagkarinig sa paumusap na ito, inilabas niya si Jesus at sila'y lumuklok sa hukuman sa dating tinatawag na ang Platapon. Gamata sa wikang Hebreo.
Araw noon na paghahanda sa Pasko at mag-iikalabing dalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Patayin ang tao yan! Ibaba ko pa sa krus ng inyong hari!" Panahon ni Pilato, sumagot ang mga puno sa sertore, "Wala kami ng hari, hindi ang isa!" Kaya si Jesus ay pinigay sa kanila ng Pilato upang ibaba sa krus. Hinuhanga nila si Jesus at tumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na mong tawagin Dako ng Bungod, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa ko, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pamamusap at ipinalagay sa krus, "Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo." Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. At marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan ni Jesus. Kaya sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, "Huwag din susulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng tao ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko ay naisulat ko na." Nang maipako na ng mga kawal sa Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng akal. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tangi at hinabing ng buo mula sa taas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal, "Huwag natin pinilit ito. Magsapalala na lang tayo para malaman kung kanino ito mahuhuli." Nangyari ito upang matupad ang sinasaad ang kasulatan, "Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran." Ngayon nga ang ginawa ng mga kawal, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Kena, narito ang iyong ina." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad nito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katumparan ng kasulatan ay sinabi niya, "May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongo. Itinabit sa sanga ng isopo at idinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus sa alak, ay kanyang sinabi, Naganap na." Iniyukayo niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsimula po. Ito'y araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng Pampalinan, sapagkat nakila ang araw ng Pampalinan nito. Kaya hinilin nila kay Pilato na ipabalik ito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at pinalin ang mga binti ng dalawang ipinako na sabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang bibig. Subalit, inilos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at ulo. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang patotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, "Walang mababalik isa man sa kanyang mga buto." At sinabi naman ang ibang bahagi ng kasulatan, "Pagmamasdan nila ang kanilang iblos." Pagkatapos nito,
si Jose na nag-aari Mateya ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lang dahil sa takot sa manghuli. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya tinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang babango. May 100 libra na pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng babango habang binabalot sa payong mira ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpapuan kay Jesus ay may isang halaman at dito'y may isang bagong libingang hindi pa na paglilibingan. Yamang mo ay araw na paghahanda ng mga Hudyo. At dahil sa malapit naman ang libingin ito, doon nila inilibing si Jesus. Mabuting balita, Lord.